Mr. Cardema, let's go back to our discussion about these texts. Ah. Now, of course, the text, the contents. Well, they do look very interesting. But how do you intend to prove these the contents of these texts? I mean, you yourself do say that ang ka-text ni Rito is not Guanzon herself, yes, but a congresswoman. Yes. So how do you link her to this whole deal if you're looking going to a third party? Alam mo, ako very open ako, humarap nga ako sa inyo. Yung phone ko, syempre, kapag nag-file kami ng kaso at kailangan patunayan 'yan, kailangan ko i-submit yung phone ko para ma-review, ma-forensic. Mm. Mm-hmm. So lalabas 'yan. Tapos lalabas yung kausap ko. Mm. So pag finorensic rin yung phone niya, sigurado ako lalabas rin si Commissioner Guanzon. But it has to happen in that order, hindi po ba? Hindi rin. No, I mean, you file the complaint, then, as you said, you can surrender your phone for forensics, and then, I agree, pagka makita ngayon nila sino yung kachat, kanino yung number to, then they can go to the next person, yes, and then from there, but it has to happen in that order. Siguro, depende sa mga investigators, hindi ko alam kung anong procedure nila. Basta ako, I'm very open, these are valid chats talaga, and hindi lang yung ginawa last night, last week. Talagang since January pa yan. Okay, so when do you intend to start that process? Para rin, because people cannot take this at face value. Di ba? And as Commissioner Guanzon has asserted, then go ahead and file. Let's go to the proper forum, get a good lawyer, she said. Mm-hmm. And then para pakitaan talaga kung ano. When do you intend to do that? Siguro I'll ask my lawyer kung anong procedure dyan. Basta ako sinasabi ko lang na napuno na kami. Hindi na namin kaya yung ginagawa sa amin. Na hawak naman talaga kami sa leg for the entire time. Tapos ang pinapalabas sa media, kami yung masama. Kami yung nante-threaten sa kanila. Ako, napuno na ako dahil yung family ko, threatened abortion yung diagnosis sa wife ko. Dahil stress na. Tatay ko, ganun sa ospital, naka-confine rin. Pareho, doon ako galing kanina, kaya ako na late. So sabi ko, ay Diyos ko, isang saksak na lang sa amin ni Bing Guanzon sa media. Wala na kami, patay na kami politically and literally. Meron akong pinoproblemang dalawang kamag-anak ko, mahal ko sa buhay. So sabi ko, lalabanan ko na to si Bing Guanzon. Hindi ako natatakot kasi alam ko yun ang katotohanan. But Mr. Cardema, in bringing out these text messages, aren't you opening yourself up to violations of the anti-graft code? Because this basically is graft. Graft is what? Using official authority and positions for personal gain. And in effect, that's what it looks like here. You're dealing with somebody and pairing off your alleged influence with somebody else in exchange for something else. I think she used her position to lobby. If that's proven, then both of you would have been liable for graft. But at the outset, you're the one who's admitting to the veracity of these texts. Hindi naman magsasubmit, siyempre. Yeah, but I know. But that's what I'm saying. You present these texts as true, and I suppose you would subscribe to these as accurate, and you'd do this under oath. But in doing that, wouldn't you open yourself up to violation of RA 3019? Una, makita nyo naman yung intent, di ba? Inad ako sa Facebook, sa Viber. Yan. Matagal ko nang makikita naman sa forensic ng phone yan. Matagal ko nang friend yan sa phone. Pero inad ako sa Viber on that day because of their intent to gipitin ako. To get something from you, as you have said. Kaya lang, unang-una rin, sir, alam ko naman talaga na nanggagago lang sila. Kasi nga, apat na nga yung boto ng Duterte youth nung umaga. Nung hapon yan, lunch yan, nung tumawag sila, sinasabi nila, manggigipit ka na nga lang rin, yung pang sinasabi mo, hindi pa talaga katotohanan na nasa kanya yung karapatang pumirma, magpanalo. But that's your assertion now. But from these messages as they are, it would appear that you're negotiating and you're committing. In fact, the implication here is I'm not saying that you're the only one who would be liable. What I'm saying is that in your presenting these messages, you are opening yourself up to a legal issue. Alam nyo, yes lang ako ng yes dyan kasi alam ko ginagago ako ng tao. Wala naman akong diniliver sa kanya kaya nga siya nagwawala eh. So kung anumang kalabasan nito, sa akin okay lang basta maipakita ko sa inyo lahat na si Bing Guanzon ay hindi katulad ng Bing Guanzon na pinoportray niya.
She's portraying that she's the next Miriam Defensor Santiago. She's portraying that yung limang nag-approve sa substitution ko, mockery of the law daw yun. Hindi alam nung limang commissioner na yun na merong kaming utang kay Bing Guanzon na ganyan na hindi namin mabayad-bayaran. Kaya ganyan yes, si Bing Guanzon.